Ayan mga ka-everyone, andito na naman ako para ihatid sa inyo ang napakasarap na ulam natin, ang tilapiyang maalat na binili ko sa halagang 150 po. Ayan, sarap! Yo, isa pa nga. Okay, try natin pangalawang beses na to. Ayan. Sarap na sarap. Okay, so ayan, sisimulan na natin ang ating paglilinis ng ating isda. Tanggalin na natin ang ating kaliskes. Ayan. So lahat ng part dapat matanggal ang kaliskes side by side, corner to corner. Okay, so after that is tanggalin natin ang mga tinik. At syempre, hiwain natin yan para matanggal ang lamang loob ng ating isda. Okay. So, hiwain natin siya. Slice natin ng dalawang slanting na position ng ating isda. Okay. So, ang purpose yun is para mamaya pag maglagay tayo ng ingredients is manunuot talaga yung lasa ng ating ingredients. Okay. So, ayan. So, ready na to guys. Para ilagay na natin ang ating ingredients sa isdang yan. Okay, so ayan, ready na siya. But before that, and dito ang ating mga ingredients. Meron tayong magic syrup, meron din tayong datu puti, vinegar, tapos ang ating calamansi, ang ating sodium chloride, and then ibuhos na natin ang ating vinegar. At alam niyo ba ang purpose nito? Bakit binuhusan ko to siya ng vinegar in and out? Kasi para mamaya pag i-prito na natin siya, magiging crispy siya. Yan ang sikreto ng paglalagay ng vinegar sa ating piniprito'ng isda. Okay, next to that is ilagay muna natin sa loob ng tiyan ng isda na yan. Ang itlog ng isda na yan. Okay, so after that is ayan, ang ating kalamansi. Tigain na yan sa lahat ng sulok ng isda na yan. So yung na-slice nyo kanina na part, lagyan nyo dyan guys para manunuot talaga yung kalamansi. Kasi yung kalamansi is nagpapatanggal yan siya ng lasa. Nagpapatanggal ng lansa, I mean. At syempre, nagbibigay rin ng lasa. Okay. So next is, hindi pa tapos. Okay, so ayan. So medyo maraming kalamansi ang kalamansi juice ang nilagay natin dyan. Okay, para at least matanggal talaga yung lansa. Next to that is, syempre, ilagay na natin ang ating ang table salt. Okay, so ayan. So, i-distribute rin yung table salt na yan. At ang purpose ng table salt na yan is para magbigay ng lasa sa ating isdang tilapia. Okay. So, after that is another one na magbibigay twist sa ating ulam, ang magic sarap. In and out yan guys, so huwag kalimutan. In and out. Para bonggang-bongga talaga ang lasa niya pag maluto niyan mamaya. Okay, so ayan. Habang ginagawa ko ang vlog na ito, wala akong naaamoy na lansa ng isda. Kasi, kompleto o recados ang ating nilagay dyan. Kaya himasimasin nyo na yung isda na yan. So, after that is ready na ang ating frying pan at ibuhos na rin ang ating oil. And ready to fry na ang ating isda. Okay, ayan. So, hayaan nyo lang guys hanggang mag-golden brown ang kulay ng ating isda. Kasi pag golden brown na siya, well, ibig sabihin luto na ang ating isda. Pero sa ngayon, inaantay pa natin na magiging golden brown na siya. Okay, so ayan. So, tulungan nyo rin na busbusan nyo yung mga ibang part ng isda. Okay, so ayan. So, ready na guys kasi parang golden brown na siya. Okay, ayan. So, ibig sabihin luto na ang one side part ng ating isda. Yummy-yummy na talaga. Natatakam ka ba na kumain ito? Well, ako laway na. Kaya ayan. Napakasarap ng ating ulam ngayon. At i-ready na yan. Tanggalin natin yan dyan sa kumukulang mantika at ilagay na yan sa ating salaan para matanggal yung oil. Of course. So, ayan. So, after that is i-ready na ang ating platter. Okay. So, ayan. Super yummy. Nakakalaway.
natatakam na akong kainin itong isda na ito. Ayan. So, napakasarap ng ulam natin. Siyempre, mura lang. Okay. So, mahahanap nyo lang yan sa inyong locality. Marami rin yan sa palengke. At ayan, gawin nyo na ang reciping ito. Grabe, sobrang malinamnam. I guarantee you. Okay. So, ayan. At tingnan nyo guys sa loob, oh. Lutong-luto talaga. Okay, so yan. So, maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Huwag kalimutan mag-subscribe, ha, sa aking YouTube channel para at least mapapanood nyo lahat ng aking mga vlog. At ayan, luto na nga siya. Okay, so ayan, magpapainggit naman ako para sa inyo. At kung naiinggit kayo, eh gawin nyo na to sa inyong kusina. At syempre, magluto na may puso para bonggang-bongga talaga ang mas. Okay, so ayan, tikman pa natin isa pa nga. Ayan. Maraming salamat po. Once again, ito po si Queen D, proud Subano ng Barangay Malayal, nagsasabi, masaya maganda ating buhay pag meron tayong hanap buhay.